Magandang morning, Johnson. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro, particular dito sa bayan ng Pola, na sana ay matapos na itong oil spill crisis na ito para naman makabalik sila sa normal na pamumuhay kung saan malaya silang nakakapangisda at hindi umaasa sa mga ayudang dumarating para sila ay mabuhay. Isa nga sa kanang naging epekto nitong oil spill na ito mula sa kalikasan, sa kalusugan, sa kabuhayan at hanggang sa pag-aaral ng mga bata, lalo na yung anak ng mga mangisda at nagtitinda ng isda. Dahil sa fishing ban, walang makapangisda kaya walang perang pumapasok sa kita ng bawat pamilya. Wala tuloy maipamasahe ang mga estudyante at maipambili ng baon. Yan ang daing ng mga magulang, lalo't kailangan pa din nilang magbayad ng kuryente at tubig at may mga iba pang gastusin. Ang iba nga ay nagtatanong na kung ang mga relief goods na kanilang natatanggap ay kung pwede ba nilang ibenta daw kahit yung kalahati man lamang para may pumasok na pera sa kanila. Dahil sa hinaing ng mga magulang, sinuspindi na ni Mayor Jennifer Cruz ang pasok ng mga mag-aaral sa Pola Community College sa loob ng 2 linggo. Habang yung mga mag-aaral naman sa elementary at high school ay hindi na kailangan pumasok sa eskwelahan ang mga anak ng mga mangisda dahil bibigyan na lamang sila ng special module. Nandun sa DepEd, nagbigay naman sila ng leeway na pwedeng piliin na namin kung sino anak ng Fisher Fox. And from sa letter nila na pwede na naman isuspende ang klase ng mga anak ng Fisher Fox. Hindi muna papapasukin, bibigyan ng special projects ang mga bata. Johnson, inalunsyo naman ni Governor Romilito Dulor na makakatanggap ng financial assistance na 3,000 pesos, minimum na 3,000 pesos ang mga anak ng mga mangisda sa buong Oriental Mindoro. Yan yung mga nag-aaral sa kolehiyo na naapektuhan ng oil spill. So ito ay para lamang sa mga college students sa buong Oriental Mindoro at ito ay dun lamang sa mga anak ng mga mangisda. So minimum na 3,000 pesos na financial assistance. Johnson. Dennis, kumusta ba yung mga dalampasigan dyan sa karagatan sa Pola? May mga oil spill pa rin bang nakikita? Alam mo, yung tugboat na, at saka yung barko ng Coast Guard, dati hindi namin natatanaw dito sa may tabing dagat ng Pola. Eh ngayon ay nakikita na namin araw-araw dito, napakalapit na nila. Ibig sabihin, lumalapit yung oil spill dito sa dalampasigan, kaya nandito sila at natatanaw namin. At tuwing umaga nga, madalas ay laging may mga grupo ng mga langis na nakikita dito sa baybayin. 11 coastal barangays itong meron sa Pola at yan ay laging nagkakaroon ng mga oil spill, lalo na kapag malakas yung alon, Johnson. Maraming salamat, mag-iingat, Dennis Datu.